Nagkainitan sa trapiko, nagpambuno at nagkaagawan ng baril ang dalawang motorista sa Makati City. Sa pool sa video, ang nangyari yan agad nag-viral, lalo't isang pulis na naman ang sangkot. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Valencio. Ito ang viral video na ikinagalit ng maraming netizen. Makikita ang lalaking nakaputing shirt na tinutuhod para hindi makaporma ang nakahigang rider sa gitna ng Osmeña Highway sa Makati City. May hawak na mga baril sa magkabilang kamay ang lalaking nakaputi. Pero kapansin-pansin sa kanang kamay ng suspect, nakahawak siya sa grip ng baril, samantalang ang baril sa kaliwang kamay ay nakabaliktad. At sa umpisa ng video, makikitang tila kinuha ng lalaki ang baril sa may baywang ng rider. Ang lalaking nakaputing shirt sa video, isa palang pulis. Siya si Police Staff Sergeant Porsan Dulipas na nakatalaga sa Pasay. Habang ang nakaalitan niyang rider ay si Angelito Rencio, na base sa kanyang ID ay isang retiradong sundalo ng Philippine Army o PA. Base sa investigasyon, nagkainitan ng dalawa nang biglang sumingit si Rencio at muntikang mabangga si Dulipas. Dito na raw nagmura ang rider at nagtangkang bumunot ng baril. Binuro-duro niya ako tapos sinangat niya yung t-shirt niya, nagulat ako nung nakita ko na may baril. Bumaba daw sa kanyang kotse ang armado ring si Dulipas sa kanakipagbuno at inagaw ang baril ng rider. Sa huli, dinala sa stasyon ng Makati City Police ang rider habang nag-report muna saglit si Dulipas sa Las Piñas Station. Pero pagbalik niya sa Makati, pinalaya na raw si Rencio. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Makati City Police kung bakit pinauwi ang rider. Inaalam na rin ng PNP kung bakit nga ba pinakawalan si Rencio. Kinumpirma naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Roderick Mariano na nirelieve na sa pwesto ang Substation 3 Commander at Duty Desk Officer ng Makati City na nagpauwi sa rider. Synopsis that these desk officers na ginawa ay titignan natin para at least mapahala natin siya ng administrative case na kung ano yung because of that na pagpapauwi niya sa tao without na hindi man lang din niya na i-blocker. May mga ID raw na ipinakita ang rider, pero walang patunay kung totoo bang dati siyang miyembro ng militar. Lumalabas din sa investigasyon na may outstanding warrant of arrest siya sa kasong qualified theft. Patuloy ang investigasyon para masampahan ng reklamo ang rider. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.